Hello everyone! Mabuhay! This is Leia from Leia with Kai Channel. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, pag-ibig mo ba sa iyong mahal sa buhay o karelasyon ay tapat at wagas? Ngunit ano baga, hindi niya pansin at parang kulang pa. Nahihirapan ka na ba? Paano ang gagawin? First, manood lang po hanggang matapos ang ating video. But before that, mag-disclaimer po muna tayo. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Ang huwag kalimutan na ang gagabay pa rin sa atin ay ang ating Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang ating mga kahilingan. Ito ay kanyang gagabayan na lamang lahat ng itong ating gagawin. So, huwag na natin patagalin. Ang ating mga kakailanganin ay makukuha lang natin sa kusina. Hindi na natin kailangan bumili. Wala pong masama kung inyong susubukan. Wala pong mawawala sa inyo. Ngunit, wala rin po itong sapilitan. Ang nais po lamang sumubok. Kung ayaw nyo ang videong ito, ay mag-exit po na lamang kayo. So, kailangan nyo ng bote or garapon. Mababasagin, pwede rin po yung baso na clear lang siya. Or kahit yung plastic ay pwede na, basta clear lang siya. Magkumamit kayo ng kandila, kahit maliit yan, or gamit na, or anong hugis ng kandila, basta kulay pula ay pwede po yan. At kumuha kayo ng papel, kahit ano pong kulay ay pwede po yan. Gumupit na kayo ng dalawang papel, magkaparehong kulay or magkakaiba ay pwede po yan. Tatlong dahon ng laurel, kimay punit yan or ano ang kanyang kulay at hugis ay pwede po yan. At meron tayong asukal. Pero ito ay kukunti lang ang ating ilalagay. At kailangan din natin ng tubig. So ano ba ang ating gagawin upang makuha natin muli ang atensyon ng ating mahal sa buhay or karelasyon nyo? Medyo umiilap na or lumalayo na ang loob nararamdaman nyo. Ikaw naman itong si, siyempre may kasama na yan. Nag-iisip ka, umiiyak ka, or ano na ba ang nangyayari? Bakit ganito na yung aking mahal sa buhay? So, subukin nyo po ito. Wala po sa inyong mawawala. Ngunit paalala po, ang gagabay pa rin sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya ang itong gagawin natin ay kaakibat ang ating panalangin. Huwag natin kakalimutan na ang Panginoon ang talagang siya pa rin ang gagabay dito sa ating mga gagawin. So, umpisahan natin. Ito ay lalagyan nyo ng tubig. Malapit lang ako dito sa aking sink. Tig-isa kami ng sink ng aking asawa. So, kalahati lang ay pwede na. And, ang papel naman ay susulatan nyo ng pangalan ng inyong mahal sa buhay tatlong beses katulad niyan. Tatlong pangalan kumpleto. Halimbawa yan, sinulat ko Juan de la Cruz. So, tatlong Juan de la Cruz. And dito naman sa isang papel ay ang inyong sariling gawang panalangin or hingling sa inyong gagawin na matupad itong inyong hangarin sa inyong relasyon, na ginawa mo na ang lahat, ipinaramdam mo na ang lahat, ngunit sa pakiramdam mo ay kulang, or gusto mo ay maging ramdam na ramdam mo kung ano yung pag-ibig or pagmamahal na ipinararamdam mo sa kanya, ay siya din ang makuha mo sa kanya. So, ano ang gagawin mo dito sa isang papel? Dito ay tatlong pangalan niya. Kumpletuhin mo. Huwag yung
Huwag yung palayaw lang inyong isusulat. Kailangan yung totoo namang pangalan at apelyido tatlong beses. So, ano ang ating gagawin? Gupitin nyo kahit ganito lang kalaki or mas maliit pa dito ay pwede na. So, siya ang una mong ilalagay sa tubig. And dito naman, kahit anong sarili nyong gawa na panalangin kahilingan. Ako, ito yung aking sinulat. Sumasampalataya po ako, aking Panginoon, nawa iyong diringgin o dinggin ang lahat ng kahilingan ko. Siya nawa. Amen. So, Leia Buikay. So, kayo po ang gumawa ng sarili nyo or pwede nyo na rin itong gayahin. Ulitin ko para masundan nyo. Sumasampalataya po ako, aking Panginoon, nawa iyong diringgin o dinggin ang lahat ng kahilingan ko. Siya nawa. Amen. Mas mahalaga po ang sa isang araw ay mabigkas man lamang natin ang pagdadasal. Kahit saan po kayong sulok ng inyong kinaroroonan ay pwede pong magdasal. Yan ang malaking sandata na kasama ng ating buhay. So, sulat nyo, kahit tupiin nyo ay pwede na, ihulog nyo ulit sa tubig na yan. And ito naman ay huwag nyo nang sulatan or wala kayong ilalagay dito. Ito ay ihuhulog nyo din ng sabay-sabay. Marami itong ibig sabihin. Kung inyong papansinin, karamihan dito, ito ay ginagamit sa mga ganitong pamamaraan. Pampabinas, pampaakit, lahat na ay nandito. Basta't ang gawin lang natin ay sa kabutihan. Huwag tayong gumawa ng ano. So, ilagay natin siya dyan. At habang ito ay ginagawa natin, ay nakasindi ang kandilang pula. Kahit po yan gamit na, maliit na, kahit ano pong hugis or itsura nito ay pwede po yan. At ang asukal naman ay ganito lang ang pagkuha. So, ganyan lang. Ihulog mo dyan, tatlong beses kang kukuha. So, tatlong beses. So, hayaan mo lang yan na nandyan na sama-sama na siya dyan. Ito na. At ito ay gagawin nyo kung nais nyo sa araw ng Martes, kahit anong oras sa araw. Or kung sa gabi naman, sanay bago kayong matulog. And gawin nyo ito sa loob ng 7 araw. Sa isang araw ay isang beses lang at kahit anong oras sa araw at sa gabi ay bago kayong matulog. So araw-araw nyong gagawin sa loob ng 7 araw. Tandaan na ang inyong gagawin ay ang pag-ibig ng inyong asawa na nararamdaman nyo na parang kulang at nagbabago ay ating kukunin muli or ibabalik natin muli upang masuklian yung pag-ibig na ipinararamdam mo sa kanya. Ika nga, ibinigay mo na sa kanya ang tapat at wagas mong pag-ibig, ngunit nararamdaman mo medyo hindi sapat yung kapalit. So, kung nais mo na makuha or maging kasing tapat ng iyong pag-ibig, ang kanyang maibigay, subukin nyo ang pamamaraan ito. Ngunit, paalala, kakibat pa rin ang ating Panginoon dahil siya ang tunay na gagabay dito sa ating ginagawa. So, nakasindi siya at Martes or Biyernes, but ako kung Martes, sunod-sunod na araw na yan. At isang beses isang araw. Halimbawa naman Biyernes nyo sinimulan. So, Biyernes yan, magkakasunod na na araw. So, isang beses sa isang araw. Kung Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, ganyan. So, pagdating ng pang-7 araw, ano ba ang ating gagawin dito? Pagdating ng pang-7 araw, ito ay ibubuhos nyo sa bintana or sa may pintuan yung tubig. And yung mga nandoon sa loob
ay hayaan mo lang dito sa garapon at ilagay mo muna sa ibabaw ng iyong aparador o sa mataas na bahagi ng inyong bahay na hindi siya mapakialaman. After those, kung kailan mo gusto, so pwede mo siyang baluti ng papel o pagkabalot ay iipit mo kung saan mo gusto sa loob ng bahay. So ano ang gagawin mo? Sa unang araw, nailagay mo na siya dyan lahat. Nandyan na siya lahat yung mga ginamit natin. Ito ay hahawakan mo ng kanang kamay mo. Pwedeng hawak lang o pwede mong idikit sa iyong katawan. At pagkadikit mo, mas maganda kung ganito kasi ipifil mo ang iyong gagawin. Magdasal ka, banggitin mo ang kanyang pangalan ng pabulong. Ngunit sa isipan mo ay isinisigaw mo siya. So, pagkabanggit mo ng pangalan, yung dasal mo at ang iyong kahilingan. So, mas maganda na madami ang iyong hihilingin at magdasal ka ng taimtim. Inuulit ko, ang Panginoon ang gagabay sa lahat ng kabutihan ito na ating ginagawa. Tayo ay humihiling lamang na mapaayos ang ating relasyon at maging tunay at tapat ang kanyang sukli. So ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa lahat ng tatangkilik ng aking videong ito. Sana ay makuha nyo ang tapat at wagas din ng kanyang pagmamahal sa iyo. So mabuhay, maraming salamat po muli. This is Leia again from Leia Buikai Channel. Mabuhay!